So this is a continuation from our discussion not so long ago about adding hover or adding other pseudo class. So dito, last time we have added sa link natin. So paano siya madagdagan ng hover? Same with a button. Now what we're going to do is, how can we add a hover function with our paragraph or list? So, and or any similar tags in CSS. So for this one, yung kaninang sample ko, pinalitan ko lang siya. So from div to paragraph, ginawa ko lang siyang an ordered list. Ayan, so puro li siya. And nag-add ako ng 10 na random na paragraph. So 1 to 10, just to demonstrate it later on. So ngayon, ito pa rin yung dati nating CSS previously. So paano po pagka mag-a-add tayo or mag-a-apply ngayon tayo ng style dito? So kukunin lang natin si li kasi gusto natin yung effect is directly kay li. At gagamit tayo dito ng concept ng parent-child or end-child. So ganito lang, just type in li kasi wala naman tayong class or wala tayong dineclare na id. So li. So para mag-apply siya sa buong li tags or list tags. So ganito lang, li colon. Tapos, type natin int and then dash child. And then, let's set a parameter. Add open and curly brackets. And, ayan. So, dito po sa param, wala po tayong error dito. Yung nasa loob po nitong parenthesis or tinatawag nating param or parameter, dito natin ilalagay yung condition kung saan gusto nating magkaroon ng effect. So, dito, lagay ko lang is yung 1. So, yung effect na to is mapupunta dito kay paragraph 1. So, dito, ilalagay natin sa loob anong style yung gusto natin. So, para mas visible siya, let's type in or add in a background color and let's set it to yellow-green. Ayan. Save lang natin. And then, i-run na natin sa ating browser. So, it may just take a while. It's because of my screen recording. It cannot handle too much apps. Ayan. So, ito yung kanina. So, ayan lang. Wala pa siya ganong ginagawa. Hindi siya masyado nag-hover. Na-highlight lang siya. So, try lang muna natin mag-apply ng effects sa iba. Ayan. And refresh natin. Ayan, napunta siya sa 5. Ngayon, paano kung meron pa ba tayo ibang ma-apply aside dito? Yes po, meron pa. Pwede tayong gumamit ng concept ng add or even. So, lagay lang natin sa loob is even. Tapos, copy and paste lang natin to. Ayan. Medyo naglag lang, hindi ko siya ma-upload. And then, palitan natin ng add. So, para makita natin yung difference, let's change the color. Gawin natin pink. Save. And once na-refresh natin, yung mga even numbers is magiging kulay na sinet natin, tapos magiging pink yung add. So, pag na-refresh natin siya, pagka po hindi siya tumalab, it's either nag-lag or late lang siyang na-process or di natin na-save. Ayan. So, nakita nyo na-apply na po. So, lahat po ng mga even mga odd numbers, ito yung naging kulay pink. At lahat ng mga even numbers, which is 2, 4, yung pang-even numbers na list is naging color green. Yellow-green. Ayan. Okay, so ganun lang po kadali yung concept ni endchild. Now is, paano kung gusto ko interactive siya? So, hindi enough yung na-highlight lang siya. Gusto ko nag-hover siya every time na napupunta yung cursor natin. So, paano gagawin natin pag ganun? So, ang best po pag meron tayong even tsaka add is, ganito lang, gagawa tayo ng dalawang separate na hover para doon sa dalawa. Or pwede magkamukha naman sila ng kulay. So, colon, endchild. Ayan, and then, lagay lang natin halimbawa is even, add tayo ng colon ulit, hover,
add open and close brackets, and background color ulit. Hanap tayo ng medyo mahalata na may pagkakaibang ang... Okay, let's click on Cadet Blue. Ayan, so yung even lang po ito. Save natin and refresh natin. Ayan. So, na-apply na. Nakita nyo, class, yung ilang po yung PC ko, pero ayan, nakikita nyo yung changes. So, kung gusto naman natin yung isa, ganun lang din, copy and paste. Copy and paste lang po natin. Tapos, palitan lang natin siya ng add. Medyo ibahin natin ng konti color. Ibahin natin medyo dark. Ayan. And save. And pag nirefresh natin siya, ayan, nagkakaroon na po ng effect. Okay, so that's how you add a hover. Yan lang po ba ang magagawa natin, even or add? Hindi po, marami pa po. So, gawin ko lang siyang comment class. Or let's delete na lang siguro. Sige, pag hindi siya nag-lag, wait lang. Natin siyang comment. Ayan. And then another nga pala na I would like to show is how do we do this. And child, another trick. Li and child. Side the param. Pwede tayo mag-add ng mathematical equation like 5n plus 1. Walang tong color. Ayan. So, yun lang changes. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 6. So, pwede tayo magdagdag dito ng mga equations. Or pwede naman na, halimbawa, 5n lang. Ayan. Ganyan lang siya. So, pwede kayo magdagdag. Ayan, 5N, 3N, 4N, kahit medyo parang may Fibonacci pattern, pwede po. So, pwede ba siya mag-add din tayo ng hover? Pwede po. So, for the hover, just type in LI, and then hover lang. Hover. Tayo ng background color. Natin ilagay si Cadet Blue. Ayan, so mag-hover na siya sa lahat. Para po mag-hover siya sa lahat, tanggalin lang natin yung nasa loob ng parameters nito. Okay, and that's how you add a sudo class and also a hover function to your list and even length and button. So you can actually class explore other options on how to make your website as interactive as possible with this type of style. So let's proceed to another